Okay, magandang araw ulit mga boss. Ang topic po natin ngayon ay po gumawa ng blower. Yung blower at yung compressor po doon po sa may makina, compressor. So, ay po gumawa ng blower yun po. Nakasusi na po siya. Nakasusi na po yan. Ay po gumawa ng blower. Yan po, yung blower po na aircon. So ituturo ko lang po sa inyo kung bakit po ay gumana yung blower po tsaka yung compressor. So ito po yung position po ng fuse ng compressor sa small body po to, small body Toyota, and then circuit breaker, and then ito po yung relay. So ito po yung nagko-control dun sa blower tsaka dun sa compressor. Ito po yung relay. So kaya po wala po siyang blower dahil po dito po sa relay. Nasira na po yung relay po na to. Sisira na po. So makikita nyo po, naka-on po siya. Hindi po gumagana yung blower. Nakasusi na po siya. So yun po. So, ayan. So pagka ganun trouble po, ay gumana ng blower tsaka yung compressor. Ito lang po yung relay. So ito po yung relay nya. Ayan po yung relay. So ito po. Ito po yung nagko-control sa blower tsaka dun sa compressor. Dito po nakalagay. Dito po sa may gilid ng passenger side. Ito po yan. Sa may gilid ng passenger side. So yan po yung driver side. Ito po sa may passenger side. So bubuksan nyo lang po itong glove box tsaka yung sa may siding nya po. So makikita nyo na po dito yung relay ng Toyota small body. Yan po, and yung fuse nya. Yan, magkabukot po kasi itong relay ng aircon. So kukuha po tayo ng relay na kaparehas po para po pan-testing po natin na yung matino pong relay. So, okay po. May kaparehas po siyang relay dito po sa fuse box niya po dito sa may makina. Kapag sira po itong relay dun sa aircon. So, pan-testing po muna natin itong relay. Tapos magkaparehas po siya ng paa. So, yun po nakikita niyo po. Ito po yung sira at po yung matino. Gagaling po dito sa fuse box. So yan po, magka-press po siya ng paa. Lima po yung paa niya. Yan po, dalawang malaki at saka tatlong maliit. Yan. So ilalagay po natin to doon po sa lagayan po ng relay doon sa may blower po. Okay, lagayin na po natin mga boss. So itapad nyo lang po yung dalawang malaking pa at saka yung tatlong maliit na pa doon po sa may socket. Ayan po, nakikita nyo po. Ayan po yung malaking pa. So, kahit na po wala po kayong gagamitin test light, malalaman nyo po agad. So na matetesting nyo po rito dahil meron pong relay po dun sa fuse. Matetesting nyo po na nasira po yung relay, gagana na po siya. Ayun po, nakikita nyo po, gumagana na po. Ayun po mga boss, gumagana po yung compressor niya po yan tsaka po yung blower. Nakasusi lang po yan pero yung compressor niya po nagmamagnet. Ayan po. So tanggalin ko po ulit yung relay, makita niyo po mamatay, madidin niyo po mamatay po yung relay. Blower nya, blower, tatanggalin po yung relay, mamatay po siya. Yan,
Ayan po, patay po siya. Ayan po, nakatanggal po yung relay. Oh, lalagay ko po ulit yung relay. Ayan po, lalagay po ulit yung relay. Okay, gagana po yung blower. Dito po naka-connection lahat po sa Toyota small body. Dito po naka-connection sa relay po. So, nasisira po tong relay dahil sa kalumaan na po siya. Yung loob na po yung winding niya. Napuputol na po yung loob ng winding. Yan po. Pagka may trouble po na wala po yung blower tsaka yung compressor, hindi po gumagana yung blower at compressor niya. Testing niyo po muna yung relay. Yung relay po. Tsaka po yung fuse. Yan po yung fuse po na yan. Sa compressor po yan. And then yung relay. Itong circuit bracket po na to, hindi po basta-basta na sisira po yan. Fuse lang po tsaka relay. Pag wala pong blower, tsaka compressor. Yan po yung trouble sa Toyota small body. So okay po, maraming salamat po ulit mga boss, at huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe and tap the bell sa akin po channel, at nabigyan ko po kayo ng kaalaman sa Toyota small body. Kapag nawala po yung blower niya tsaka yung compressor dito po sa relay and fuse. So, maraming salamat po mga boss.